sa kamatayan. Kaya't hindi na mamamatay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Kapanahunan pa rin ng pagkabuhay. Tayo po'y dumalapit sa ating mahal na Birhing Maria, isang ina na nagdadasal para sa atin upang maiwasan natin ang kapahamakan sa impyerno at makapasok sa kaharian ng kanyang anak. At kasama natin ang mahal na Birhing Maria. Hindi na siya Mater Dolorosa, Birhing nagdadalamhati, kung hindi Regina Celi Laetare, Alleluia, Reina sa Langit, Magalaka. Ipagdasal natin ang isa't isa na katulad ni Maria, ang mga luha ay mapalitan ng ngiti, ngiti ng kaligayahan. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo sa iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan, lingapin mo lagi ang mga isinilang kay Kristo ngayong mga kasalanan at kamatay ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalo niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka at ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae ang pangalay Tabita. Sa Grego, ang kanyang pangalay ay Dorcas, nang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay.
Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa hope ang lida, nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo at nananangis at pinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na nabuhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, ano ang aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, ano ang aking ihahandog? Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, ano ang aking ihahandog? Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y niligtas, kinalinga at tinubos, ako ngay maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagap. Sa lahat ng iyong kaloob, ano ang aking ihahandog? Magsitayo na po ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sinong makatatanggap nito?
Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? Gano'n pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaruroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya, idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makakalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa Kanya mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami na ngayon natitiyak na kayo ang banal ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na muling nabuhay, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nasa kapanauhunan po tayo at nabibighani at namamangha tayo sa tagumpay ng pagkabuhay. Ang ating ebanghelyo ayon kay Juan, pinapalalim ang ating personal na kaugnayan sa Kanya. At ang patuloy na salaysay ng unang Kristiyanong komunidad ay nasa unang pagbasa hango sa Gawa ng mga Apostol. Inuulit ko po, kailangan kasi bago tayo lumabas, meron tayong encuentro, meron tayong personal na pakikipagtagpo, isang malalim at napakagandang karanasan kasamang Panginoon. At itong ibinabahagi natin sa iba, sa kapwa, sa komunidad. Isentro po natin kay Simon Pedro. Bakit? Sa Ebanghelyo ni Juan, maraming mga alagad at sila'y tumalikod. Alam na ni Jesus kung sino-sino ang iiwan. Iniwanan si Jesus. At alam niya yung magkakanulo sa Kanya. Bakit pa napakadaming alagad? Ay siyempre, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. O, dito tayo. Di na tayo magtatrabaho. Papetik-petik na lang tayo. Mga tamad, dito na lang tayo. Buffet! Only rice. Huh? Di ba may mga, may offer? Dito tayo. Sino bang, di ba? At, hindi lang tatlong beses. May sobra pa. May ano, take out. Gusto mo social? Take away. Take. Di ba may ma? May pabaon pa. May pasalubong pa. Ako ang tinapay ng buhay. Busog. Bondat. Pero nung nagsasalita na si Jesus tungkol sa sino man ang kumain ng aking laman, sino man uminom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Teka lang. Ano, tama ba yung narinig ko? Ha? Anong pinagsasabi nito? Ha? Anong kala niya sa atin? Kaya, marami na mga nagbubulong-bulungan, mga marites.
Naramdaman na ni Jesus. Dati, masigasig sila, ngayon parang matabang, malamig, matamblay, malayo na. Hindi na parang interesado. At hindi na namin kaya yan. Umalis na sila. At si Jesus, tiningnan ang 12. Kayo rin ba? Aabandonan niyo ako? Iiwan niyo ako? Dito si Simon Pedro, Panginoon, saan po kayo? Saan po kami pupunta? Kayo ang may mga salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ngayon pa rin, naniniwala kami. Kayo ang banal sa banal ng Diyos. Kasi sinasabi ni Jesus, ang orihin ko hindi dito sa lupa, kung hindi galing ako sa taas. Ako yung tinapay na mula sa langit. Sabi ni Pedro, hindi kami atras. Naniniwala, sumasampalataya, nananalig ako, kayo ang banal ng Diyos. Galing kayo sa taas. Mula kayo sa langit. Yan. Kung nagkakaiwanan na, nandiyan si Simon Pedro na sigurado at nagpoproklama. Dumako po tayo sa gawa ng mga apostol. Si Pedro, may mga, alam niyo naman, may mga magagandang katangian siya. Meron din siyang panahon na lumitaw ang kanyang pagkatao. Sa unang pagbasa si Simon Pedro, ito yung mga hintil na, ha? Hindi mga Hudyo sa labas ng Israel. Meron doon si Ananias. Wala na si Jesus. Si Jesus ay umakyat na. Si Ananias, 8 taon paralisado. 8 taon nakaratay, nakahiga, sa kama, hindi makagalaw. Ano ginawa ni Pedro? Ananias, sa ngalan ni Jesus, gumaling ka. Yung mga tao, biglang bumangon. Ano to? Hindi pa ito yung hindi nakakalabas ng bahay? Eh bakit? Palakad-lakad. At hindi lang yan. Pagpapagaling, may babae doon. Kasi noon, may mga palayaw sila. Ang pangalan ng babaeng ito, si Tabitha. Sapagkat nagsasalita ng Griego. Di ba tayo? Ang pangalan mo, Antonio. Tawag sa iyo, Tony. Ito si Tabitha. Ang pangalan niya sa Griego ay Dorcas. Ibig sabihin, usa, namatay si Tabitha. Namatay si Dorcas. Patay ito, patay. Hindi na humihinga. Nandun sa lamay yung mga tao. Miyak. Pumunta si Pedro sa lamay. Nakaratay doon si Dorcas. Tabitha, bumangon ka. Ano to? Bumangon. Nabuhay ang patay. Kaya ito, mga kapatid, si Simon Pedro, noong tinanong siya, iiwanan mo ba ako? Hindi po. Kayo po ay mula sa langit. At sa gawa ng mga apostol, may sakit, paralisado, ilang taon, pinagaling, at yung patay, binuhay. Dahil sa ngalan, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, nawa ay matuto tayo sa halimbawa ni San Pedro. Sa tulong ni Maria, sinasabi natin, iligtas mo kami sa ampoy ng impyerno.
Hanguin mo yung mga kaluluwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng inyong awa. Yan ang dasal natin kasama ni Maria na hindi tayo mapa sa impyerno, hindi tayo tumagal sa purgatorio, makapasok sa kalangitan. Kaya nga araw-araw kasama si Maria at ni San Jose, nawa po ay tularan natin si Pedro sa katapangan at pagtitiwala na mga milagro mangyayari dahil sa ngalan ni Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihahatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayo magsusumamo sa ating Ama sa langit na dinggin ang mga panalagin ng pamayanang ito. Tugon po natin, Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap, na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa naway magtamasa nang walang hanggang kapayapaan kay Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kung hindi sa Kanya. Inialay namin ang aming mga panalangin sa ngalan Niya na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng anghela, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na maiyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ating Diyos ay siyang umiibig, buwan ating Trinidad, Panginoon.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyo mga dinudulutan ng kaligtasan upang mga ipinagpakasakit na sa gipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga debotan ng kanilang makahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kailan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan. At tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala ng mga pangalan sa binyang na ikaw iibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isang